Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Kahit na ipalagay natin, totoo ang mga paratang sa complaint sa civil case number 33. Ayon kay Mahistrado Davide, hindi siya maaaring sumang-ayon sa nakasaad sa opinion ng mayorya ng karamihan. Yung opinion na naging pasya ng Korte Suprema, hindi siya maaaring sumang-ayon sa nakasaad sa opinion ng mayorya na immune. Hindi maaaring kasuhan ang mga abogado o mga partner ng akralo. At hindi rin sila maaaring pilitin na ibunyag ang pagkakakilanlan ng mga prinsipal ng mga kliyente nang dahil sa banal na pribilehiyo ang lihim ng abogado at kliyente. Aniya, nais palawakin ng karamihan ang sakop ng Pilipinong tuntunin tungkol sa naturang pribilehiyo sa pagbanggit ng mayorya ng napakaraming sipi mula sa mga kaso sa Estados Unidos. Sabi sa inyo, babalikan natin eh. Sinama sa sakop ng pribilehiyo ang mga exception na tinalakay sa mga kasong yon. May 2 punto mula sa naturang mga kaso. Una, nagmula ang mga kaso kung saan naging issue ang pribilehiyo. Nagmula ang mga kaso sa grand jury ng mga estado. Grand jury. Ginagawa yan bago isang pasakorte ang kaso. Dito sa atin, preliminary investigation o PI, bago ihain sa korte ang mga kasong kriminal. Hindi naman inabisuhan ng Korte Suprema. Korte Suprema dito sa Pilipinas. Kung ano ba ang mga tuntunin ng ebidensya sa mga pagdinig ng grand jury? Sa kasong ito, PCGG laban kay Ginoong Danding Cohuangco, mga abogado, mga partner ng akralo, at iba pa. Sa kasong ito, binabanggit ang pribilehiyo sa korte kung saan nakahain na ang kaso sa Sandigan Bayan at kung saan ito nakabinbin, pending, at sinusunod ang mga tuntuning binanggit ko kanina. Pangalawa, ang mas mahalagang punto sa mga kasong binanggit ng opinyon ng karamihan, kinakatawan lang ng mga abogado ang kanilang mga kliyente. Hindi nasasakdal ang mga abogado kasama ang kanilang mga kliyente. Sa kaso namang ito, sa kaso ng PCGG, kasamang sinakdal sa korte ang mga abogado o mga partner ng akralo bilang mga kasabwat sa mga krimen. Pero sibil na kaso ito, tandaan. Kaya
hindi maaaring gamitin sa kaso nila? Ang mga kasong binanggit ng karamihan. Muling inulit at diniin ni Mahistrado Davide na hindi pananggalang ang pribilehiyo, ang lihim ng abogado at kliyente, hindi yan pananggalang para sa krimen o pananggalang para sa prosekusyon sa pag-uusig ng abogado. Kung nagsipi ng maraming batis o source ang opinyon ng karamihan, yung naging pasya, hindi nagpatalo si Maestrado Davide. Sinipi niya ang mga sumusunod. Una, American jurisprudence. Epekto ng layuning labag sa batas. Hinahadlangan ng layuning labag sa batas ang pagkabit ng pribilehiyo ng lihim ng abogado at kliyente. Wala ang pribilehiyo kung para sa naka-italicize o nakahilig krimen o pandaraya noon man, ngayon o sa hinaharap ang pagkatawan o pagrepresenta. Kaya hindi sakop ng pribilehiyo ang anumang confidence, anumang ipinagkatiwala na natanggap ng abogado para sa layuning kriminal o pandaraya. Mula sa mga korte, yung tinatawag na common law rule. Mula sa mga korte, ang tuntuning yan na kinodipika na, nilagay na sa kodigo ng mga tuntunin. Halimbawa, tuntunin ang hukuman. Paglahok ng abogado, hindi maaaring gamitin ang pribilehiyo, ang lihim ng abogado at kliyente para pangalagaan ang kliyente sa paggawa ng krimen. Nakahilig ulit. Italicized. Kasama ang kanyang abogado. Kahit na hindi alam ng abogado ang layunin ng kliyente, walang pribilehiyo. Bakit? Dahil wala sa profesional na karakter ng abogado na magbigay ng payo sa paggawa ng krimen. Hindi pinapayagan ng propesyonal na tungkulin ang paggamit sa pribilehiyo bilang panlilin lang. Pinapawalang bisa ang pribilehiyo ng mga sabuatan, tahasan man o hindi, aktibo man o hindi, na hinahadlangan ang katarungan. Pero sa ilang lugar, jurisdiction, mga krimen lang na malainse ang hindi sakop ng pribilehiyo. Kasama pa rin ang mala prohibita sa lihim. Malainse, mga krimeng napakalubha ng epekto sa lipunan, kaya nagkakaisa ang lahat na pagbawalan ito. Mala prohibita naman, paglabag lang ng mga tuntunin para sa maayos na pamamalakad ng lipunan. Mahaba-habang usapan at listahan ulit yan. Mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Kung gusto nyo ng malalimang video sa wikang sariling atin tungkol dyan. Komunikasyon sa binabalak na krimen. Hindi sakop ng pribilehiyo ang mga komunikasyon sa pagitan ng abogado at kliyente na may kinalaman sa binabalak na krimen o para tulungan o isulong ito. Pero hindi sapat
ang paratang nalabag sa batas. Pero wala namang patunay para mawala ang pribilehiyo. Dapat may patunay na sa unang tingin, prima facie, may binabalak ngang paglabag sa batas. Bakit hindi sakop? Bakit exception sa pribilehiyo sa lihim ng mga komunikasyon tungkol sa binabalak na krimen o pandaraya? Bakit hindi yan saklaw ng pribilehiyo? Dahil ayon sa American Law Reports Annotated, ang pinakamadalas na dahilan ay walang professional na trabaho, no professional employment, sa mga ganong kaso. Ayon sa pasya sa Regina laban kay Cox mula sa Inglaterra, Regina, Reina, muli nakahilig, italicized. Ang sabi ng korte, para magka-epekto ang tuntunin, para magamit ang pribilehiyo, kailangan meron parehong profesional na tiwala at profesional na trabaho. Pero kung krimen ang binabalak ng kliyente sa kanyang mga komunikasyon sa kanyang solicitor, tawag sa mga abogado na hindi humaharap sa korte sa UK. Dito, solicitor, solgen, solicitor general. Magkaiba yun. Isa sa mga elementong yan ang wala. Pwedeng makipagsabuatan ang kliyente sa kanyang solicitor. Ibig sabihin, alam ng solicitor ang binabalak. O kaya, pwede niyang linlangin ang solicitor. Kung aminin ng kliyente ang balak niyang krimen, hindi profesional ang pagsangguni niya dahil wala sa trabaho ng solicitor ang isulong ang anumang krimen. Naka-italicize o nakahilig? Kung hindi naman aminin ng kliyente ang balak niyang krimen, wala siyang tiwalang binibigay dahil wala ang mga pangyayari na batayan para sa di umano tiwala. Nakuha ng mandaraya ang payo ng solicitor. Sa Standard F Insurance Company laban kay Smith Hart, sinabi ng korte, hindi sakop ng pribilehiyo ang ganyang mga komunikasyon. Komunikasyon tungkol sa binabalak na krimen. Bakit? Dahil wala sa profesional na katangian ng abogado na magpayo tungkol sa mga ganyang paksa. At hindi bahagi ng profesyon ng abogado o tagapayo, counselor, na magpayo kung paano nga gumawa ng mga krimen o pandaraya o kung paano lulusutan ang pananagutan para sa binabalak na mga krimen at pandaraya. Kung nagawa na ang krimen o pandaraya, nagawa bago humingi ng payo ng abogado, maaaring magkonsulta at malayang mahipagtalastasan ang kliyente tungkol doon. Sa ganong kaso, nagawa na ang krimen o pandaraya bago humingi ng payo ng abogado. Hindi maaaring mabunyag ang mga komunikasyon bilang patunay ng walang pahintulot ng kliyente. Bakit? Dahil kung gamitin ang serbisyo ng mga nasa propesyon ng batas at pagkatiwalaan sila, bahagi ng trabaho at tungkulin nila na magpayo sa mga lumabag sa batas. Para tiyaking wasto ang payo at pagkatawan sa kliyente ng abogado sa hukuman o kung may banta ng pag-uusig, kailangan para sa katarungan na una, malayang makipagtalastasan ng kliyente
sa kanyang abogado. Malayang mailahad ang lahat ng pangyayaring alam niya. At pangalawa, mapanatag ang kliyente na hindi gagamitin laban sa kanya ang anumang komunikasyon niya. Yung Mari na binanggit ko kanina habang tinatalakay ang pasya ng korte. Ang sakop ng pangangalaga ng batas sa mga komunikasyon sa pagitan ng abogado at kliyente ay ang mga komunikasyong lehitimo at angkop sa legal na trabaho. Hindi nito sakop ang mga komunikasyon tungkol sa binabalak na krimen o pandaraya. Yan ang sabi sa strong laban kay Abner. O Abner. Sa mga tao laban kay Van Alstyne, nagpa siya ang hukuman na hindi sakop ng pribilehiyo ang mga komunikasyon sa abogado na tungkol sa paggawa ng krimen. Ayon sa hukuman, muli nakahilig ay italicized. Katangian na yan ng sabuatan o tangkang sabuatan. Hindi lang legal na ibunyag, kundi sa ilalim ng sitwasyon, maaaring tungkulin ng abogado na ibunyag ang komunikasyon. Pinag-uutos ng kapakanan ng pangmadlang katarungan na walang pananggalang ang sinumang humihingi ng payo kung paano siya ligtas na makakagawa ng krimen. Hindi maaaring magkaroon ng ugnayan ang abogado at kliyente para humingi ng payo sa paggawa ng krimen. At sa Covney laban kay Tannehill, naniniwala ang hukuman na walang ugnayan ang abogado at kliyente sa paggawa ng krimen o ng mali gamit ang puwersa o pandaraya sa isang tao. Umiira lang ang ugnayan na pinapangalagaan ng pribilehiyo ng lihim para sa mga layuning legal at tapat. Kung sumangguni ang kliyente sa abogado tungkol sa paggawa ng krimen at nagtulungan sila na gawin yon, hindi yan sakop ng pribilehiyo dahil hindi bahagi ng tungkulin ng abogado na tumulong sa krimen. Hindi na siya tagapayo, kriminal na siya. Ayon sa kaso ng Matthews laban kay Hoagland, hindi makakapayag ang korte na sabihin kasama sa profesional na trabaho, hindi negosyo, business. Kasi hindi negosyo ang profesyon ng batas. Hindi makakapayag ang korte na sabihin kasama sa profesional na trabaho ng abogado o solicitor ang magpakana ng dayaan. Mula naman yan sa kaso ng Charlton versus Coombs. Kung hindi prangka at malayang ibunyag ng kliyente ang kanyang layunin at ang mga pangyayari, walang profesional na tiwala, walang kumpiyansa, kaya walang pribilehiyo. Galing yan sa Matthews versus Hoagland. Ulit-ulit. Ganyan din ang nakalagay sa Carney versus United R Company. Walang balido. May nagsasabi ba niyan? Balido? Walang bisa ang pribilehiyo, ang lihim, patungkol sa mga kasulatang pinagpapasahan ng abogado at kliyente. Nakahilig ulit, italicized. Kung pinaparatangang nakabase sa pandaraya ang transaksyon, nasa ilalim ng pagsisiyasat ang mga transaksyong yon, at mas mabuting magdusa ang pribilehiyo kesa mukhang nalalabag ng walang parusa ang
katapatan, at patas na pakikitungo. Sa Tichborne laban kay Lushington, na sinipi sa Reyna, Reg, laban kay Cox, Reyna sa UK, sa atin, people, tao, sinabi ng punong mahistrado na naniniwala siya na ang batas ay, at dapat ang batas ay, kung sumangguni ang partido sa abogado, naka-italicize o nakahilig, at nakakuha siya ng payong lumalabas na para gumawa ng krimen o pandaraya. Walang pribilehiyo ang partidong yun para pigilan ang abogado na sabihin ang totoo. Kung merong pribilehiyo sa ganoong kalagayan, mahihirapan ang matindi ang abogado dahil malalagay siya sa napakalubhang pwesto na mapaghinala ang partido sa pandaraya, na wala siyang pagkakataon para patunayan na wala naman siyang kinalaman. Sa Garside laban kay Outram, hindi issue ang pribilehiyo sa mga komunikasyon sa pagitan ng abogado at kliyente. Ang issue ay kung pwede bang tumestigo ang kawaninang isang negosyo tungkol sa impormasyong kanyang natanggap habang nagtatrabaho doon. Sumang-ayon ang korte sa argumento ng naghabla sa kaso ng Ansley laban kay Anglesey. Sabi ng hukuman doon, nais kong pagnilayan kung maaari bang siya sa atin ang abogado tungkol sa anumang paksang nalaman niya bilang abogado. Kung kinuha siyang abogado para sa isang illegal o masamang gawain, tungkulin niya sa madlang people na ibunyag yun. Hindi maaaring mamayani ang mga pribadong tungkulin sa pangkalahatang tungkulin sa lipunang matuklasan ang anumang balak na taliwas sa batas at sirain ang kapakanan ng madlang people. Nakahilig ulit, italicized. Kaya kung may lihim na salungat sa ikabubuti ng publiko, halimbawa, balak na magtaksil, pumatay, o magsinungaling, nalabag sa panunumpa. Kung may lihim na ganyan na nalaman ng abogado, kahit patungkol yan sa kasong pinaglalaban niya, dapat manaig ang tungkulin sa publiko, hindi ang pribadong tungkulin sa kliyente. Sabi naman ng korte sa kaso ng McManus laban sa estado, kasindak-sindak kung magpapa siya na sarado ang labi ng abogado kung makuha ang payo tungkol sa binabalak na krimen. Kahit na mukhang mahalaga ang mga pangyayari sa ngalan ng katarungan sa pag-uusig ng kaso, walang ugnayan ang abogado at kliyente kung ganun. Pinagbabawal yan ng patakarang pampubliko. Napansin naman ang hukuman sa Lanum laban kay Patterson, hindi labag ang tuntuning yan na dapat ibunyag ng abogado ang binabalak na krimen o pandaraya. Hindi yan labag sa patakarang pampubliko. Sa halip, pinapanatili niyan ang mas mataas na panukat ng etikang ugaling profesional. Paano? Hinahadlangan niyan ang paggamit sa ugnayan ng abogado at kliyente bilang balabal para mandaya. Muli nakahilig, italicized. Hindi sakop ng pribilehiyo ang mga komunikasyon ng abogado sa kanyang kliyente
kung hiling ito para sa payo kung paano gumawa ng pandaraya. Sa ganyang kaso, hindi lang pribilehiyo, kundi tungkulin ng abogado na ibunyag ang mga pangyayari sa korte. Mula yan sa will laban kay Tornabels and Company. Ayon sa korte, sinasabi namin yan sa kabila ng mga komento ng sumasalungat na abogado tungkol sa hindi akma niyang kalagayan dahil nasa kabilang panig na siya ng issue na nagresulta sa komunikasyong sinasaad niya sa korte bilang testigo. At inaamin niyang interesado siya sa malaking bayad, contingent fee, na maaari niyang makuha. Nilalayong pangalagaan ng pagbabawal ng pagbunyag ng mga lihim na komunikasyon ang kliyente at hindi gawing kasabwat ang abogado o pahintulutan siyang tumulong sa paggawa ng krimen. Hindi kailanman pwedeng gamitin ang personal na tiwala para pagtakpan ang transaksyon na krimen. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.